Yun, live na. Okay, good afternoon po sa lahat ng nanonood at mga manunood pa lang. Yan. Hold on guys, I'm not sure kung live na tayo. Okay, so makikita. Okay, paki-double check. Ayan, live na ba tayo, guys? Yan, hindi ko alam bakit mahina ano yun na natin. Kaya sa lahat po ng nanonood, may nanonood na ba? May nanonood na ba? Yan, may nanonood na. Good afternoon, Ma'am Elsie. Good afternoon, good morning. Yan. Hintayin natin yung iba, guys, para mas maano. Para mas marami tayong viewers. Yan, open po ito sa lahat ha, sa lahat ng gustong magnegosyo at gustong matuto. Ito, libre lang po ito. Tuturuan natin sila kung paano po. Ang topic natin ngayon is steps. Yan po. Basic steps on how to sell. Dali. Yan. Anin lang natin ha. Saglit lang po. Sinishare ko lang. Yan. Huwag kayong mahiya. I-share natin sa mga prospect nyo. Yan. Keep on sharing, guys. Mag-uumpisa tayo mamaya-maya. Pinapashare lang po natin sa iba muna. Yan. Sa lahat ng mga nanood, yan, pwede po kayong... Yan si Ma'am Maria Cristina. Yan. Coach, kamusta? Ma'am Riza Tuazon, good afternoon po. Pasensya na, medyo madilim po yung video natin. Medyo madilim. And hindi po HD. Hindi HD yung camera natin, kaya pasensya na kayo. Yan ang maganda, no filter, di ba? Yan, share ko lang po. Hold on, hold on. Okay, hintayin lang po natin yung mga nagsishare, ha? Hintayin natin. Ang ganda ng topic natin ngayon. Sino pa yung mga nanonood? Ba't hindi ko nakikita? Yan, sa mga may mga ano, may mga client kayo or mga may gusto kayong tulungan na kahit papano isa malaman kung papano yung basic steps on how to sell, guys, feel free to tag them in the comment section.
Ala, hindi ko sila nakikita. Asa na kayo? Hindi ko kayo makita yung mga comment. Nako, nako, nako. Pasensya na po, hindi pa ganun kagaling. Yan, good afternoon po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon. Yan, Ma'am Cathy, kamusta po? Si Ma'am Cathy is from Canada. But filter is life. Okay lang, coach. Walang problema sa akin. Kahit walang filter na ganyan, okay na yan. Pogi pa rin naman. Joke lang. Okay, Sir Royet, kamusta? Ma'am Dorina from Saudi Arabia. Okay, sa lahat po ng mga ano, mga gustong may tulungan, wag po kayo mahihiya. I-share nyo, guys. I-share nyo. Pwede naman. Hindi ko makita kung ilan yung viewer eh. Pupunta na lang ako sa live para makita ko rin yung mga ano nyo. Yun, si Ma'am Arlette, good afternoon po. Yan, dito na, nagpunta na ako ng live. Yan, si Ma'am Cheryl. Kamusta sa po? Ayan, meron na tayong 16 viewers. Okay, pwede nyo itag or pwede kayo mag-ano, guys. So, say present. Okay, watching from where? Ilagay nyo naman para makapag-umpisa na po tayo. Saktong 10 minutes mag-umpisa tayo. Yan, sa mga bagong pasok po, huwag po kayo mahihiya, magtanong. Okay, ang topic po natin, uulitin ko lang, ang topic po natin is kung ano po yung mga basic steps, paano po magbenta, on how to sell. Okay, last week po, ang topic natin is bakit kailangan mo ng extra income. Panoorin nyo po, balikan nyo na lang sa mga bago lang po na nakapanood ngayon. Balikan nyo po yung last week Monday tips natin, or yung Monday Supremo speaks natin. Okay, balikan nyo, maganda yan, kung bakit kailangan mo ng extra income. Yung ngayon naman, karamihan ng umatendya last week is talaga nakapaghanap na sila ng income. Actually, lahat naman po ng extra income is related po yan on selling. Tama? Tama po ba? Kaya ngayon, dinuktungan ko naman siya ng paano naman sir magbenta? O, nandito na tayo. Although yung mga napasukan nyo pong company or nagginagawa nyong extra income ngayon is kakailanganin, kumbaga meron na silang mga ano eh, mga system na susundan nyo na lang. Dito naman, kung wala kayong mga system na sinusundan pa, ito, ituturo ko naman po sa inyo kung ano po yung mga basic need or basic step na dapat mong matutunan, yung mga fundamental po na kailangan mong matutunan kapag nagbibenta ka. Hindi po ito yung parang benta-benta lang. Okay, pa nagbenta ka, tapos na. Pag may lumapit, tapos na. Kapag ano, kapag may gusto lang bumili, tapos na. Okay, yung parang walang sistema. Okay, dito, meron po akong 10 steps. 10 basic steps na dapat po ninyong alamin para makapagbenta po tayo or para may assist natin yung mga customer natin. Hindi po yung basta-basta lang, no? Huwag yung just-just. Pangit pag just-just. Kailangan alam din po natin kung ano yung basic steps talaga na matututunan natin. Okay, guys, sino po yung mga bago? Please, sayo! Sayo! Yan yung mga bago dyan. Okay, watching from where? Sino po, taga saan po sila yung mga bago? Huwag kayo mahihiya magtanong. Watching from home with kumukulog. Kumukikumikidlat.
Yan, Toronto. Yan, lagi na lang kumukulog, kumikidlat dyan, ma'am. Sa London naman, madalas umuulan. Ma'am, kamusta naman po dito? Sobrang init. Sobrang init dito. Kamusta naman dito sa Dubai? Okay, umpisa na natin. Meron na po tayong more than 23 viewers. Umpisa na po natin. Okay? Umpisa natin. Okay, ang topic po natin, basic steps on how to sell. Okay, unang-una, first step. Guys, please get your pen and paper. Isulat nyo po. Kasi baka makalimutan nyo. Baka makalimutan nyo, tapos ito na-delete na ko. Wala na kayong babalikan. Okay? First po, unang-una, number one to. Alamin nyo po, identify your niche. Okay? Identify your business niche or your customer's niche. Ano po yung niche? N-I-C-H-E. Okay? N-I-C-H-E. Alamin mo po muna kung ano ba yung target niche mo o yung target customer mo. Target po yan. Oh, example, extra income na nagustuhan mo is let's say mga ulam. Okay? Mga ulam. Sino yung target niche mo? Sino yung sa lugar mo yung target niche mo? Yung mga, syempre, lahat naman ng tao kumakain, di ba? O, di ba? Eh, doon naman sa ulam, halimbawa, yung mga mahilig sa adobo, mahilig, hindi naman lahat mahilig sa adobo, yung iba naman po, mahilig halimbawa doon sa lutong ulam mo na yon. Okay, o. Bukod sa restaurant, ano pa? Halimbawa, nagbebenta po kayo ng damit na may tatak po ng, let's say, para sa mga sasakyan. Okay, ngayon, ang magiging target niche nyo yun, or business or customer's niche na hahanapin nyo is yung mga car enthusiast. Tama, yun yung po yung magiging target nyo. O, sa lahat naman po ng mga nagbebenta ng mga cup, lahat naman na mamahilig sa cup. Yung mga cup enthusiast, ganun din po sa sapatos. And lastly, syempre, ito po yung pinakamaganda. Gold. Yan. Kapag nagbebenta po kayo ng alahas. Okay, sino yung target niche mo? Actually guys, ang customer's niche natin sa alahas, lahat eh. Halos lahat. Yun po ang kagandahan kapag ang produktong napili mo is pangkalahatan. Pwede sa matanda, pwede sa bata. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Pwede sa kalbo, pwede sa long hair. Tama? Okay, kaya ang isa sa pinakamaganda, I strongly advise guys, pag-aralan nyo po yung alahas. Sobrang ganda pong aralin ang alahas, pagbebenta po ng alahas. Okay, kasi lahat yan, yung niche mo, target niche mo, customer's niche mo, lahat yan, enthusiast talaga ng ano, ng tawag dito, ng jewelry. Okay? Yan po ang unang-una, identify your niche. Gather information. Okay? Gather information dun sa binibenta mo. Pag-aralan mo muna yung binibenta mo. Okay, pag-aralan mo yung binibenta mo, in-identify mo na yun kung sino magiging client mo. Ngayon, pag-aralan mo kung sino yung mga pwede mong bentahan. Yun na po yung gather information. Then, anong dahilan? Ito, aralin mo rin kung anong dahilan nila para bilhin naman yung produkto mo. Kaya maganda po yung niche na sinabi ko, yung gold. Kasi lahat naman po, ang dahilan nila kung bakit gusto nila ng alahas is that is because sa style nila mismo. Diba? Sa fashion nila, plus at the same time, investment. Okay, nakakasunod po. Okay, identify your niche. Then, paano naman nila ito bibilhin sa'yo or mabibili? Okay, nakuha mo, nag-gather mo yung information. Alam mo na yung dahilan kung bakit nila bibilhin to, because of their reason na pang-invest, pang-style. Plus, yung pangatlo naman is paano naman nila mabibili yung produkto mo. Okay, ngayon, there are two ways. Offline and online. Paano nila mabibili yun? Okay, kung meron kang page, dun mo ipromote. Ginawa po ang FB page para po sa negosyo. Huwag niyo pong ipopromote yan sa mga personal account nyo. Although pwede rin naman. Pero kapag doon nyo po prenomote yan, ako baka maubusan ka ng kaibigan. Mas maganda ipromote nyo po yan sa page. O, sa offline naman, sa mga katrabaho mo. Okay? Kumbaga, sa trabaho mo eh, dapat i-minimaximize mo yan. Okay? Alam din dapat nila kung paano nila makukuha or mabibili sa'yo yan. Dapat nagpapakilala ka. Na ako is nagbebenta ng gantong produkto, ako is legit na nagbebenta ng gantong produkto. Kasi kapag hindi nila alam, anong silbi noon, 'di ba? Kaya dapat nagpapakilala. Sabi nga ni Grant Cardone, dapat omnipresent ka. Okay, omnipresent meaning sa lahat ng social media nakikita ka at kilala ka. Okay, offline, online. Sa lahat ng social media dapat nakikilala ka. Para, syempre, kilala nila yung page mo na kilala. Ano ba yung pinopromote mo?
O, di ba? Kaya ngayon, sa page naman, may ano po yan, may daan, kumbaga meron din po yung two ways kung paano ka naman na magpo-promote sa online page mo. Pwede kang mag-promote sa mga group, sa iba't ibang page, makipag-collab ka, else, mag-FB boosting ka. Yung FB boosting, hindi naman po yan mandatory sa lahat eh, kasi may bayad yan. Pero kung nagdinegosyo ka, make sure na ready ka rin na mag-gumastos dyan sa page mo. Guys, ginagastosan po yan. Ang pag-dinegosyo, hindi po yan isang beses maglalabas lang. Okay, ulit-ulitin ko to, yung mga nakapanood po last week. Kapag nag-negosyo ka, dapat ready ka na may bala ka pa rin. Okay, may bala ka pang marketing. Okay, pang marketing purpose. Okay, maglalaan ka talaga ng fund dyan para makilala yung ano mo, yung page mo, especially kung bago ka pa lang. Maliwanag po? Maliwanag. Yun yung number one. Find your customer's niche. Identify your tactics. Gather information. Ano ang dahilan? Dapat alam mo ang dahilan kung bakit nila bibilhin yon, and paano nila makikita or mabibili yun sa'yo. Okay? Yun po yung niche. Ano po yung niche? N-I-C-H. N-I-C-H-E. Yan po yung target. Yung iba, ang pronunciation dyan is niche. Oh, I don't know. Okay, mas bahala na kayo. Basta niche yun. Okay, find your customer's niche. Okay, number two. Number two na tayo. Planuhin ng mabuti ang approach. Guys, ito ha, nilagay ko kasi siya sa ano ko, sa notes ko. Okay, para mas maganda at mas malinaw kung ma-deliver sa inyo. Okay, ito po, talagang nilagay ko sa notes ko ha, para mas clear kung may, baka kasi makalimutan ko rin. Okay, ayan. Alright, number two, planuhin ng mabuti ang approach. Guys, this is based on my, ano ha, my experience, by the way. Okay, planuhin mo ng mabuti ang approach. Hindi po tayo magbebenta ng basta-basta lang. Pag binenta mo, oh, eto nagbebenta ako. Eto nagbebenta ako. Eto nagbebenta ako. Yung ganun lang, no. Planuhin mo yung approach. Kasi marami pong approach. Okay? Kung yung business na pinasukan mo is may mga approaches na sistema na sinusundan, mas maganda. Kung wala naman, meron po tayong tinatawag na tatlong approach. Okay, yung tatlong approach na yun, ituturo ko na lang sa'yo some other time. Okay, yung approach guys, yung simple at pinaka-basic na approach, aralin mo muna, okay? Review your customer's information. Dapat kahit papano, meron kang idea kung sino yung binibentahan mo. Sino ba to? Mahilig ba tong bumili ng, halimbawa, ang paninda mo, alahas, mahilig ba sa alahas to? Or yung ano ba neto, yung tawag dito, yung pinaka circle of friends ba neto is mahilig din sa alahas. Kasi ang customer mo guys, hindi lang yan nag-iisa. Okay? Pati yung surroundings niyan, pati yung network niyan, pati yung mga kakilala niyan, dapat customer mo rin. Kaya dapat ina-identify natin muna kung sino yung customer's information. Okay? Dapat may idea ka kung sino yung binibentahan mo. Pangalawa, pangalawa dun sa pangalawang basic steps natin. Planuhin ng mabuti ang approach. Okay. Pangalawa dun is make sure your products and services meet their ends. Dapat yung serbisyo at produkto na ibinebenta or ino-offer mo, dapat po mamimit yung pangangailangan nila. Hindi yung halimbawa nagbebenta ka ng alahas, tapos nakita mo dito man lang, kumbaga parang hindi niya naman kailangan yun. Bakit? Wala pa siyang trabaho, naghahanap pa siya ng trabaho. Okay, aralin nyo rin, dapat kahit papano nagpo-profiling po tayo. Kapag nag-profiling ka, automatic, syempre, di ba, kilala mo na yung bibentahan mo eh. Yun po yung actually, hindi mo pa siya nakakausap, napipre-close mo na. Mapipre-close mo na siya. Kasi nga, hindi mo pa siya nakakausap, kilala mo na kung sino yung makakausap mo. Okay? Then, maging tapat at transparent ka. Eto guys, real talker. Mga real talker, kaway-kaway dyan. Say present sa mga gusto ng real talk. Sa mga wala pa pong idea sa pagbibenta, yan, good news. Marami na po tayong viewers ngayon. Okay, dapat real talker ka. Okay, bawal po bola. Hindi ka makakabenta kapag binola mo lang yan. Sige, let's say, binola mo, binenta mo. Guys, do you think babalik yan? Hindi babalik yan. Kasi binola mo lang. Mas maganda yung dapat real talk ka. Real talker ka, dapat totoo, tapat, transparent ka. Okay? Hindi po yung alam mo na hindi makakatulong sa kanya because na gusto mo lang siyang bentahan, nako, binentahan mo pare, hindi niya naman kailangan yun. Guys, be transparent. Dapat hindi, kumbaga, ibibigay mo lang sa kanya kung ano yung pangangailangan niya. Yung last natin is maging malinaw sa iyong purpose.
Okay? Kung ang purpose mo, ay, okay. Okay, guys, kung ang purpose mo, ganito. Kung ang purpose mo is income lang ng income, halimbawa, meron kang, ano, meron kang customer na alam mo nga na wala masyadong pera, wala pang trabaho, ang purpose mo sa kanya is tulungan, mararamdaman niya yun. Guys, dapat first, ang purpose mo is to meet their ends, di ba? Okay, dapat matulungan mo siya, yung pangangailangan niya. Ngayon, kung ang purpose mo is just a money, ay nako, believe me. Sige, maibentahan mo niya, man niya ng isang beses, pero hindi na po yan babalik. Parang naloko siya. Huwag niyo pong, pangit po yun. Hindi po yun na, kumbaga, pangit sa business yun. Pangit po sa negosyo yun. Pangit sa extra income yun. Okay, maliwanag po. Ang tunay na business, hindi po yan pagdabenta mo ng once. Ang tunay na business po is may repetition. Kapag bumalik yung customer mo. Kapag nabentahan mo yan ng isang beses lang, let's say, binentahan mo ng isang beses, ng isang singseng, tapos tinaasan mo kagad yung tubo, tapos hindi mo man lang, parang walang feelings, na binentahan mo lang siya, basta because of the money, of the profit, hindi ko naman sinasabing mali yun, na huwag kang mag after the profit. But since nag-uumpisa ka pa lang, bago ka pa lang, huwag masyadong malaki kagad. Isipin mo rin na kailangan bang bilhin to? Kailangan niya bang bilhin to? O hindi lang po alahasa. O kailangan niya bang bilhin, halimbawa, nagbibenta ka ng ala, ng mga damit, nagbibenta ka ng sapatos, nagbibenta ka ng lahat. Lahat ng mga produkto po na pwede niyo ibenta. Make sure lang na mag-fit sa kanila. Okay? At matutulungan mo sila doon. Huwag po puro pera. Okay? Huwag puro pera. Pag naramdaman ng customer mo na yung emotion mo is na-transfer mo sa kanya because you are willing to help him or her, nandun ka sa pagtulong, nako, believe me, uulit at uulit yan. Okay, maliwanag? Panguna po, ulitin natin sa mga bagong pasok. Una po, find your customer's niche. Pangalawa, planuhin ng mabuti ang approach. Make sure, ina-approach mo siya, nandun yung, ano, yung feelings mo na pagtulong, ha? Kaway-kaway sa mga, ano dyan, boy, ano, pag nagbenta eh, wagas pag nagtubo. Okay, dapat po, kailangan transparent and maliwanag ang purpose. Maliwanag. Ayan. Pangatlo, make initial contact. Ito na po yun. Initial contact na. Kumbaga, kukontakin mo siya. At approach them first in a friendly manner. Kapag kakausapin mo na siya. O, diba? Ito na yun. Kakausapin mo na siya. Tapos na yung profiling eh. Friendly manner mo na. Hindi mo na yung, oh sis, nagbibenta ako ng ganito. Ganun ka agad. O ikaw ba kapag pumasok ka ng mall, may lumapit sa yung ano, customer? 'Di ba lumalayo ka? Ay sorry, pag may lumapit sa yung sales lady, 'di ba lumalayo ka? Kasi nature po ng tao 'yan, ayaw na ayaw nila yung binibentahan. Guys, pabayaan mong sila ang lumapit sa iyo. Pabayaan mong sila ang lumapit sa iyo. Kaya dapat omnipresent ka. Na kumbaga sa lahat ng social media dapat nakikita ka. Huwag kang ano, yung bibentahan mo kagad siya on the spot. Then, makinig ka sa kailangan ng customer. Halimbawa, nakausap mo na, nakapag-build ka na ng rapport. Makinig ka. Hindi yung puro ikaw. Ang seller, guys, meron tayong tinatawag dyan na 30-70. 30-70 rule pa nagbibenta ka. 30% dapat, ikaw ang nagsasalta, pero puro tanong. Then, yung 70% naman po, yun po yung customer. Manggagaling yung 30% questions mo dun sa 70% na paliwanag ng customer mo. Okay? Hindi ikaw dapat yung laging nagsasalta. Makinig! Para malaman mo kung kailangan niya ba to, kung paano mo siya matutulungan. At para maibenta mo, para mag-meet yung, ano ba, yung pangangailangan niya dun sa produkto or serbisyo na in-offer mo. Okay? Then, be open and genuine. Yan, maging totoo. Yan, parang dapat real talk. Be open and genuine. Ito yung serbisyo namin. Ito yung produkto. Ito yung makukuha mo. Ito yung benepisyo. Then, maging malinaw at huwag paligoy-ligoy. Guys, marami pong ano, maraming nagbebenta ngayon sa online. Napapansin ko. Pag nag-online ako, pag nagpapanggap ako na kunwari buyer ako, marami. Hindi lang naman na, hindi lang isang produkto ang nag-offer, kunwari, nagbumibili ako. Tinitignan ko kasi sila kung paano magbebenta. Baka sakaling makakuha ako ng idea or else, baka matulungan ko siya para kung ano ba talaga yung tamang approach. Kaya nagpapanggap sometimes ako na may dami account ako guys na kunwari buyer ako.
Okay, kaya sa mga ano dyan, kaway-kaway, ready kayo. Ready kayo dyan, guys. Okay, maging malinaw at huwag paligoy-ligoy. Okay, kapag ito yung servisyo na ibibigay mo, sabihin mo. Kapag ito yung produktong binibenta mo, then sabihin mo rin, ito yung makukuha mo dyan, ito yung magigain mo dyan. Huwag nang paligoy-ligoy. Kasi kung paligoy-ligoy ka pa, naku ma, mabibwisit lang yung customer mo. Tama o tama? Alam mo yun, yung kapag tinanong ka ng isang nag-question ng ganito ng isang customer mo, sagutin mo kaagad. Huwag yung paligoy-ligoy. Sagutin mo kaagad. Direct to the point. Pero kung may pulisiya kayo na hindi dapat sagutin, then that's the time, huwag hindi mo talaga pwedeng sagutin. Lahat ng pwede mo sa kanya sagutin, sagutin mo, guys. Kasi manggagaling naman yon dun sa question mo rin. Kasi nga, 30-70 rule. Ikaw pa rin ang magdadala ng conversation. Kapag nagtanong siya, ang tanong mo sa kanya, pabalik pa rin. But still, sasagutin mo kung ano yung tinatanong niya. Okay, clear? Okay, yan na po yung initial contact. Okay, kapag nag-uusap na kayo. Okay, yung sa script, guys, hindi na ako gagawa noon. Kayo na ang bahala doon. Okay, gustuhin ko man turuan kayo kung ano yung script na pwede nyo gamitin doon. Pwede naman, tulungan. Pwede kitang turuan. Okay, pwede kitang turuan kung ano yung mga script na yun. Yan, dyan, mag-comment ka dyan, turuan kita. Okay, ipipin kita. Okay, tatlo na tayo ha, tatlo na. Unang-una, ulitin ko lang, find your customer's niche, planuhin ng mabuti ang approach, and pangatlo, make initial contact. Okay, makipag-usap ka na sa kanya. Pang-apat, i-confirm ang kailangan ng customer. Ito na po yun, i-confirm. Diba, kinausap mo na, ito pala yung kailangan niya. I-confirm mo sa sarili mo na, wow, ito yung kailangan ng customer. Then, i-inform mo rin siya na, si sakto. Saktong-sakto, swak na swak sa ito. Ito talaga ang makakatulong sa'yo. Kailangan niya maraman yun. Para bilhin niya yung produkto mo, kailangan i-emphasize mo sa kanya na kailangan bilhin to dahil kailangan mo talaga to. Okay? Hindi yung kailangan mong bilhin to para tumubo ako. Okay? Magkaiba yun. Magkaiba ng feelings yun. Clear? Okay? Paano natin i-confirm? Makinig sa iyong customer. Again, makinig sa kanya. At magtanong ng relevant questions according sa kanilang pangangailangan. Kasunod talaga ng initial contact and confirmation. Okay? Kung ano yung pangangailangan ng customer mo, dun ka magpo-focus. Hindi yung, ito yung kailangan, ay sis, bilhin mo rin to. Diba, dalawa? Maging dalawa. Irrelevant na po yun sa pangangailangan niya. Kaya i-confirm mo, ito talaga yung kailangan niya. O, wag ka nang pasikot-sikot pa. Kung ito ang kailangan niya, dun ka mag-focus. Pwede ka mag-cross-sell, pwede ka mag-up-sell, pwede ka mag-suggestive-sell. Pero nandun pa rin. Nandun pa rin po. Sa kailangan niya, yun pa rin dapat ang i-offer mo sa kanya. Okay? Servisyo man yan or produkto. Dun ka pa rin. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Okay? Huwag ka nang dito, huwag na ito. Pwede ka mag-up-sell, pero dito siya manggagaling. As is, mas maganda kung dadagdagan natin ito. I guess, mas kailangan mo to. Mas kakailanganin mo to. Marami po kasi, especially dun sa mga may mga kumpanya na nag-offer na hindi ko kailangan yan. Offer pa rin sila ng offer because they're always after the money. Hindi ko kailangan yan. O sige, dahil nabola mo, bumili sila. Ngayon, nung bumili sila, nalungkot naman sila. Bakit? Ay, na-realize nila, hindi ko pala kailangan to. Hindi ko pala kailangan to, pero bakit ko binili? Bakit? Kulang sa pagpapaliwanag at hindi mo na meet yung ends nila. Hindi naman talaga nila kailangan, bakit mo binintahan ng ganun? Maliwanag, guys. Maliwanag. Okay? Yan, kailangan po, ha? Ano, eto, guys, real talk lang, ha? Real talk po tayo. O, panglima, piliin at i-offer ang serbisyo o produkto na nararapat na ayon sa hinahanap at kailangan ng customer. O actually, karugtong na rin to nung pang-apat natin. Piliin at i-offer lang ang serbisyo o produkto na nararapat. Yan po yung kakasabi ko lang. At naaayon sa hinahanap at kailangan ng customer. Dun lang po, ibig sabihin, nagbibuild ka na ng emotion. Ng relationship. Kapag nakapag-build ka ng relationship sa customer mo, do you think babalik siya? Natulungan mo siya? Tatulungan mo siya, babalik siya. Yan po ang tunay na pagbebenta. Hindi po yung puro ano tayo, tubo-tubo, kagaya ng binanggit ko noong una. Pag na-feel niya,
na satisfied ako sa binili ko. Wow, ito yung pangailangan ko. Ang galing mo, sir. Ang galing mo, sir. Ito talaga ang kailangan ko. Ayan na yun. Kapag nag-o-offer ka naman, okay? Kapag nag-o-offer ka naman ng negosyo, ito na yung pang-anim na step. Pang-anim na step, i-present mo ni negosyo mo o serbisyo. Kung ano yung negosyo yung in-offer mo, direct to the point din. Direct to the point. Eh, pang-anim na tayo ha, i-present na yung negosyo. Pang-anim, i-present ang negosyo. Mag-focus ka muna sa benefits. Ano ba yung makukuha ng customer ko? Ano ba yung ano ng mga ano ba yung benepisyo namin na mag-swap doon sa customer ka usap ko? Magkakaiba po kasi ang customer, guys. Magkakaiba. Hindi pa pwedeng yung sinabi ko dito sa isang customer, yun din ang sasabihin ko. Huwag po tayong maging ano, huwag po tayong maging tawag doon copy-paste business. Yung parang copy-paste lang. O sis, ito yung makukuha mo, ito yung makukuha mo. Ito yung makukuha mo. Wag. Mag-focus ka sa strength, advantage, benefits and privileges ng kumpanya mo. Okay, kung ano man yung kumpanya mo ngayon, kung ano man yung negosyo na ino-offer mo, kung ano man yung produkto at serbisyo na ino-offer mo, mag-focus ka doon. Then dapat alam mo i-present yung negosyo mo. Okay? Alam mo, ibig sabihin yung client mo mismo magtitiwala sa iyo because you know what you're doing. Alam mo kung ano yung pinasok mo negosyo. Okay, di ko paano mo ipe-present sa kanya kung ikaw mismo hindi mo alam. Maliwanag? Then magpakita ka ng testimonies or testimonials. Magpakita ka. Ang testimonial, guys, isa sa pinakamatibay po yan na tawag dito na dahilan sometimes, ha? Na pinakamatibay na dahilan para po maniwala yung kausap mo. You need to build their trust first. Kapag nagtiwala yan sa'yo, dyan sa negosyo mo, actually, it's nothing to do with it. Wala po yung negosyong in-offer mo. Wala. Magjo-join sa'yo yan or mabibentahan mo yan ang serbisyo or magjo-join yan sa company mo because of you. Always remember this. That is because of you. Not because of the company. Secondary na lang yan. Yung maibibigay na to. Dahil po yan sa nakuha mo yung tiwala. Pag nakuha niyo yung tiwala, dire-diretso na po yan. Okay? Then, yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, dapat transparent ka. And gumamit kahit papano ng suggestive sell kung sa tingin mo, halimbawa, itong negosyo or serbisyo na ino-offer ko is kaya niya, can afford. Di ba nga, nag-profiling tayo kanina, can afford to ah. O ma'am, suggest ko lang ma'am, mas maganda ito pa yung ito kunin mo. Ito yung kunin mo para mas makatulong sa'yo. Halimbawa, serbisyo yon. O kaya yung negosyo package, ma'am, ito kunin mo kasi alam ko na seseryosohin mo yung negosyo, then doon tayo sa maximum potential income. Kung alam mo naman kaya. Kapag hindi, huwag mong pilitin. Kasi at the end of the day, siya pa rin magde-decide niyan, not you. Kapag nakuha mo yung trust niyan, kahit magkano pa yung binibenta mo, in-offer mo, bibili niya yan. Guys, sa pagbibenta, hindi naman po problema ang pera actually. Kapag nakita ng tao na kailangan niya yan na bilhin, gagawa yan ng paraan. Tama? Gagawa yan ng paraan, hindi po problema ang pera. Kailangan mo lang talagang ipaintindi sa kanya na kailangan mo itong gawin. Kailangan mo itong bilhin. Dahil kailangan mo ito. Clear? Ha, dapat alam ang pag-present. I-present nyo yung negosyo mo, i-present mo yung produkto mo na aayon doon sa produkto at negosyo mo. Hindi yung may sarili kang presentation. May sarili kang presentation, ang layo naman doon sa ipinipresent mo. Okay? Then, pang-pito, syempre, magkakaroon po yan ng objection. Pang-pito is, dapat i-handle mo ng tama ang bawat objection ng customer mo. Meron po bang customer na hindi nag-object? Bihira. Yung iba na hindi po nag-object, huwag mong asahan na mabibentahan mo yan. Believe me, hindi po yan basta-basta bibili kasi hindi nga nag-object eh. Ibig sabihin, it's either na intindihan yung negosyo or hindi niya na It's either na hindi niya naintindihan yung negosyo or hindi niya gusto yung negosyo na in-offer mo. Or yung produkto or yung serbisyo na in-offer mo. Kapag nag-object yan, sign na po yan. Sign na interested yan sa produkto, negosyo o serbisyo na in-offer mo. Okay? Kaya dapat i-handle natin to ng tama. Sir, paano po natin i-handle ng tama yung bawat objection? Well, meron din po tayong training dyan soon. Huwag kayong mag-alala soon. And pwede mo yan malaman kapag
impromptu, halimbawa nag-object siya, tapos sablay yung sinabi mo, doon ka matututo. Ay, dapat pala hindi ko sinabi yan. O kaya magpaturo ka sa mga mentor mo. Magpaturo ka doon sa mga magagaling na. Mag-search ka o tanungin mo ako dyan kung paano. Okay? Kung sino man yung nag-share sa'yo ng live na to, tanungin mo yon. For sure, alam niya kung paano po mag-handle ng mga basic objections. Okay? Clear po? Dahil ito na yung gusto ng karamihan. Ito na. Ano po yun? I-close na yung sale. Close na. Kapag na-handle mo ng tama yung objection ng kliyente mo, do you think maka-close mo? Do you think benta? Yes. Naibigay mo yung pangangailangan niya. Ginawa niya ng paraan. Na-handle mo yung objections niya. Ito na yung pang-8. Close the deal. You need to close the deal. Okay? Kasi hanggat hindi mo na i-close yan, wala pong bentang mangyayari. Kahit nasagot mo lahat ng objections niyan, lahat nag-profiling ka, lahat ginawa mo na, pero at the end, hindi mo rin naman na-close yung deal. Wala rin pong benta at wala rin pong wenta. Okay? Walang benta, wala din pong wenta. Sino po yung nakaranas sa inyo ng ganun? Yung antagal mong kinausap, 10 araw, yan. Say ano po? Yes. Tagal ko na pong kausap, sir. 2 months. Ba't tinabot ng 2 months? Ang tagal-tagal. Lahat ng objection, sir. Bakit? Kasi hindi mo klinose. Baka hindi ka man lang nag-try i-close yung deal. Bakit? Ito po yung karamihan ng mga nagbebenta online o online man or offline. Natatakot silang mag-close. Sino po yung marunong mag-close dito? O sino yung nakaranas ng ganon? Tama po ba? Sino po yung nakaranas ng ganon? Takot mag-close ng deal. Nandiyan na eh. Ayan na, na-handle mo na yung objections. Tapos yung tatanungin mo na at ibibenta mo na at i-close mo na yung deal, magkakaroon ka na dapat ng benta. Pero parang ikaw, nagdadalawang isip pa. Paano ko ipapasok? Sino po yung may problema ng ganon? Comment kayo guys. Sino? Para kahit paano, tignan natin. Check ko mamaya. Nakaranas nun, takot mag-benta. Natakot? Okay guys, simple lang. Unang-una, kung paano mag-close ng deal, maghintay ka ng signal. Signal po, sign, na eto is ready na. Mapapansin nyo yun sa kausap nyo. Yung parang, okay, you handle all the objections precisely, okay? Precise objection, kumbaga lahat ng objection niya, na-answer mo ng precise. Kumbaga para sa kanya, that is the signal na po or the sign na mararamdaman mo yan eh. Body gesture, hinga malalim. Hanapin mo yung sign na yun bago ka magsalita. Listen first. Makiramdam ka muna. Huwag ka muna, ngayon na ba? Umpisa na natin. Huwag ganon. Huwag ganon guys, pangit yun. Parang inaapura mo siya. Huwag. Maghintay ka muna sa kanya, eye to eye contact. Hintayin mo muna yung reaction niya. Kung offline yan, mas maganda. Makikita mo yung body gesture. Kapag online naman yan, sa Skype, Zoom, Facebook, sa chat, nako, pinakamahirap po sa chat. Wala po kasing feelings kapag chat. Kaya siguro 50-50. Kapag ako nagko-close sa chat, very bihira. Very rare. Siguro mga 40% o 60% o 50%. Kasi wala po siyang feelings. Kaya mas maganda, online man lang, kausapin mo siya sa video or makipagkita ka. Yun po ang mas maganda kapag nagko-close tayo ng deal. Okay? Huwag masyadong maraming salita. Pag magko-close, iwasan pong tumawa din. Iwasang tumawa, huwag mag-joke, and huwag maraming salita. Iwasang tumawa, huwag mag-joke, at iwasan po ng maraming bla 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 bla. Kasi ikaw, nandyan na yung benta, ang dami pang sinabi. Alam mo guys, less talk, less mistake. Always remember that. Eh, close mo na, ang dami pang sinabi. Doon pa, naku, nagkaroon pa siya ng window para mag-back out. Makiramdam ka, hanapin mo yung sign, eye to eye contact, with sincere, di ba? Panagsasalita tayo, seryoso, iwasan mag-joke.
not know too much ano, too much daldal, my friend. Okay? Baka yung iba po kasi okay na nagsalita pa, naku, nagkamali pa tuloy siya. And pag nakuha mo na yung matamis na yes, papaano sir? Oh. Makukuha mo yan, guys. Okay, meron din po tayong ano diyan, meron din po akong training diyan kung paano makukuha talaga yung matamis na yes. Makukuha naman po natin yan kapag nakuha mo na yung mismong pattern kung paano makuha yung yes. Meron po kayong spill yan. Hindi ko pa pwedeng sabihin dito, guys. Okay? Marami po at mahaba yun. Baka abutin tayo ng siyam-siyam. Okay, halimbawa, na-close mo na. Nakuha mo na yung sign. Masabi mo, oh sis, okay na ba? Umpisahan na ba natin? Nakuha mo na yung yes. Naku, anong gagawin mo? Baka matulala ka. Kasi sa mga first-timer, natutulala. Sino po yung natulala dito? May pattern siyang sinundan. Then napayas niya yung client niya, bibili ng serbisyo or napasali sa negosyo or bibili ng iyong produkto. Sino po yung natulala? Yan, parang ganyan, nakatunganga. Natulala. Huwag kang tutunganga, huwag kang ano, yung parang masisihan ka, relax. Kapag nakuha mo yung yes, relax. Stay calm. Stay confident kapag nakuha mo yung yes. Then, i-offer mo sa kanya yung pinaka-the best ha, pag na-yes na ha. Pinaka-the best na produkto o serbisyo na according nga dun sa hinahanap niya. And always remember this, guys. Keep in touch with him. I-add mo na kaagad siya para sigurado ka na matutulungan mo siya along the way habang gagawin yung negosyo or matutulungan mo siya dun sa serbisyong ibinenta mo. Dapat ikaw mismo may close contact ka na. Kunin mo na yung FB niya. Dapat friend na kayo. Dapat nga, umpisa pa lang, friend mo na yan eh. Else, kunin mo yung WhatsApp. Kunin mo yung ibang social media platform or ibang messenger na kung saan pwede kayong mag-usap every single day. Bakit every single day, sir? Bakit alam naman pabayaan mo yan? Okay, punta tayo sa mga nagpapasok ng kumpanya. Distribution companies. O, di ba maraming ganon? Sino po dito yung nakaranas na pagka-join mo, wala na silang pakialam? Sino, guys? Nakuha na kasi, sir, yung matamis kong oo. Parang nanligaw lang yan eh. Diba? Nung yung mga lalaki, sino po yung naligawan dito? Sino naligawan? Diba everyday, consistent? Tama, mali. Consistent yung lalaki. Maya-maya may flowers ka. Maya-maya may chocolate ka. Maya-maya yung upuan na inuupuan mo. Diba? Ginaganon. Sobrang gentleman. Diyos ko. Pero nung nakuha na yung matamis na oo at tumagal na ng isang taon, ganun pa rin ba siya? Swerte nyo kung may ganun kayo. Kaya kasi iilan na lang kaming ganun. Iilan na lang kaming ganun. Guys, katotohanan yun. Kasi ang tao nagsasawa. Tao po nagsasawa. Normal na ang tao nagsasawa. Kaya dapat, nandun lagi yung, ano, yung burning desire. O, diba? Nandun po lagi yung excitement, yung energy. Oh, paano siyang yung energy and excitement kung ikaw mismo kinabukasan hindi mo na kinausap kasi nakuha mo na yung matamis na oo. Yun po yung pangwalo ha. Yun po yung walo kung paano na-close mo na yung deal. Oh, close the deal. Oh, ano pagkatapos? Follow up. Yan na po yung panghuli. Ah, hindi, pang-siyam pa lang tayo. Okay? Okay. Follow up. 'Di ba nabentahan mo na? Doon muna tayo sa produkto. Nabentahan mo ng produkto. Halimbawa, ang produktong binibenta mo, sabon. Paano mo siya ipa-follow up? Okay, sa mga bago lang po nanonood, pinag-uusapan po natin is basic steps on how to sell. Kung paano po makapagbenta or paano magbenta. Okay, ngayon, pang-siyam natin, i-follow up muna. Halimbawa, binibenta mo sabon. Sabon. Kailan mo siya ipa-follow up? Sino po yung mga produktong sabon dito? O yung mga tawag dito yung mga consumable products. Okay, pwede po kayo mag-comment dyan kung ano yung consumable product na binibenta nyo. Basta kinukonsume ha, nauubos ibig sabihin. Sabon, shampoo, kung ano man yung binibenta nyo. Supplement. Yan. I-comment nyo dyan kung ano yung mga produkto nyo, guys. Okay, halimbawa, nagbibenta ka ng sabon. Paano mo siya i-follow up? Halimbawa, yung sabon mo is 100 grams. Kasi karamihan po ng sabon is nasa 100 grams lang yan eh. Yung normal na sabon, 100 grams. Yung 100 grams na sabon, sa tingin mo, kapag babae ang gumamit, ilang araw bago maubos?
Guys, ilang araw bago maubos yung sabon? Sir, sa babae siguro mga 20 days lang, ubos na. Tama, may mga ganung babae. Yung pag nagsabon is, kala mo is, 1/4 kagad yun na ba? Buong katawan talaga. Oh, 20 days, yung iba, ubos na. Yung iba naman, umaabot ng 1 month. Depende pa yan sa sabon na ginagamit, doon sa ingredients. Meron po kasing sabon na madaling matunaw, meron naman na matagal. Oh, gumamit ka ng perla. Perla? Di ba tagal maano yun? Tagal maubos. Okay, ngayon, halimbawa, nagbebenta ka ng sabon. 20 days, ubos na. Kailan mo siya i-follow up? Guys, 15th day pa lang, dapat isinusulat mo na yan, ha? Pagkabenta mo, nakasulat na kaagad yan. Nakasulat na yan. Isulat mo doon kung anong pangalan niya. Halimbawa, Jane. Mary Jane. Bumili siya nung, let's say, bumili siya nung May 1. Okay? Anong binili niya? Sabon. Okay, kailan ko siya ipapollow up? May 15. May 15. O, i-message mo siya. O, sis, kumuha ka ng feedback. Sis, kamusta yung sabon na binenta ko sa'yo? Kumusta yung kumusta yung toothpaste na binenta ko sa'yo? Kumusta yung body scrub na binenta ko sa'yo? O, sa sabon na lang muna para doon na tayo sa sample natin. O, sis, actually, paubos na. Paano mo nalaman? O, di ba magugulat siya? Kasi hindi niya alam, nakasulat ka doon sa follow-up list niya. Nakakasunod, everyone? Kailangan niyo yun. Lalong-lalo, mga nauubos o mga nagbebenta po ng perfume. Kailan ba yun? Mauubos. Kapag lalaki, wala pang 30 days, ubos yan, believe me. Kasi pinanliligo ng lalaki yan. Pinanliligo yan. O ibig sabihin, 25th day pa lang or 28th day pa lang, i-follow up mo na. O bro, kamusta naman yung pabango na binenta ko sa'yo? Oy sir, bro, sakto yung pag-ano mo. Sakto, bakit? Paubos na. Or ubos na. O, ilan yung orderin mo? Bigyan kita ng discount ulit. Ganun, art of selling na po yun. O, ilan naman yung kailangan mo ngayon? Ilan yung gusto mong bilhin? Bro, if I were you, dalawa na ang bilhin mo para mas maka-discount ka sa akin. Dahil kapag isa lang binili mo, same price. Kapag dalawa, ito yung price. Ganun po ang pagbibenta. Upsell, cross-sell, or suggestive sell. O, di ba? O, sige, bro, ano na nga, ganun din naman yung gagastosin ko. Ang bango ng pabango mo. Sige, dalawa na yung bibilhin ko sa'yo. Nakabenta? O, nakapag-ano ka pa, upsell ka po, dalawa yung binili. Panalo po ba yan? O, ganun mag-follow up. O, yung iba naman sa nagpapapasok naman sa kanilang negosyo. Sir, kailangan ko ipa-follow up. Halimbawa, sinabi sa'yo is sasali ng katapusan. Ang follow up mo ba katapusan din? Hindi. Hindi, guys. Every other day, dapat may contact ka dyan. Every other day, sinesendan mo yan. Halimbawa, kung anong man produkto nyo. O, sis, ito yung mga latest design namin. Every other day. Ganun po mag-ano ng follow-up. Huwag kayo mapagod. Nagninegosyo ka, di ba? Kung ayaw mong mapagod, huwag ka magnegosyo. Yun lang yun, real talk. Follow-up mo sa kanya. Kasi nakalagay dun katapusan. Then, kung ang katapusan na sinasabi niya is 30th, 28, 29, yan yung final follow-up mo. O sis, ganito ha, turuan mo na sila. Parang belong na sila dun sa ano mo, sa grupo mo. Sis, i-add kita sa isang group chat ha. Yung group chat na yon, yun yung magiging team natin or yun yung magiging group chat natin. Marami tayo doon magkakasama. Then i-add kita sa isang official group ng FB or Facebook group or page, nandun lahat yung mga kasama natin. Sense of belongingness. Sabi mo na sa kanya yon. And ngayon sis, mag-isip ka na kung anong pangalan ng page mo. O di ba iniisip niya, ano kayong pangalan ng page ko? Dun pa lang guys, nakabilong na siya. Hindi na yun mawawala. Hindi na bababa yung interest level nun. Hindi na po bababa ang excitement level nun. Dahil kung nakausap mo siya ng 15 ngayon, halimbawa 15 or 16, tapos katapusan pa, guys, baka hindi ka na replyan yan kapag katapusan mo pa, pinalo up. Clear? Sa lahat po na nagnenegosyo na dyan ha, at may mga negosyo na, make sure po, ganun ang proper follow-up. Every single day, or every other day. Sendan mo ng produkto, sendan mo ng testimonial, sendan mo ng sense of belongingness, tawag po doon. Okay? Para hindi bumaba yung kanyang excitement level. May natututunan ba, guys? Kasi hindi ko kayo nakikita eh. Hindi ko alam kung sino yung mga... Ito, may nagko-comment pala, no?
Okay? Ayan. Yes po. Nakakasunod po. Yan. Salamat naman sa mga nanonood at sa mga nagre-response. Pwede kayo mag-response, guys. Okay. Sa lahat naman, o, yung mga nagpapapasok ng Zoom. O, ano yung gagawin nyo sa mga nagpapapasok ng Zoom? Sir, available po ako 8 p.m. O, ikaw naman, o, 8 p.m. O, saktong 8 p.m. pinalo up mo. Follow up! Saktong 8 p.m. pinalo up. Hindi po. 7 pa lang pinafollow up mo na yan. Then, from 7 o'clock to 7:45, dapat kausap mo yan. Huwag mo nang bibitawan. Huwag na huwag mo nang bibitawan. Ganun po yon. Okay, halimbawa, may ipipresent kang produkto sa Zoom. O kaya, meron kang presentation sa Zoom. Or meron kang ibibigay sa kanyang, kumbaga, may magpipresent doon sa Zoom. Ganun po ang dapat. 1 hour or 30 minutes at most, or at least. 30 minutes. Yun na lang po. Then, kapag nakausap mo na siya, huwag mo nang bibitawan. 15 minutes before that presentation na servisyo or negosyo na in-offer mo, dapat pumasok na siya kamo. 15 minutes. Okay? Hindi po yung Filipino time. No, kung kailan yung 8 p.m. saka mo kakausapin, ako may ginagawa yan. Diyos ko, kawawa ka naman. Kawawa din naman din yung customer mo. Maliwanag po? Follow up? Always remember to get a feedback. Okay? Kapag produkto, always remember to get a feedback. Kapag negosyo naman, always remember this. Okay? Huwag mo siyang hahayaang mag-isa. Every day dapat kausap mo siya. 'Di ba? Kumbaga, ano na eh, na-close mo na siya eh. Na-close mo na 'yung sale, na-close mo na 'yung deal. Dapat every day kausap mo siya. Okay? Kung hindi mo pa man na-close 'yung deal, every other day dapat kausap mo naman siya. Okay, dito po ang pinag-uusapan natin, tatlo ha. Produkto, negosyo, o serbisyo na in-offer or pinagsama. Yun eh. Produkto, serbisyo, o negosyo. Yan yung pinagsamang produkto at serbisyo. Clear? And last but not the least. Ayan na. Ito na po yung panghuli natin kasi 1 hour lang po talaga yung live natin. Okay? I-review nyo naman po yung sales kung papaano mo nagawa yun. Step by step. I-review nyo. I-analyze mo kung saan ka medyo mahina. I-analyze mo kung saan ka... kung saan yung strength mo, kung saan ka mahina, i-analyze mo yan and i-gather mo lahat ng tactics, lahat ng technique at tactics or strategy na nakuha mo along the way, yung 10 steps na yon, kunin mo para nag-grow ka. Yes, nag-grow ka nun. Because of that, yan ang gagamitin mo on the next client. Then, so on, so forth. Dire-diretso na yun. Pag-grow ka na ng pagaling ka na ng pagaling nun. Kasi hindi po lahat dapat pinapaturo. Sometimes, guys, okay lang na may nagtuturo sa atin. Pero sometimes, mas maganda po, manggaling yung knowledge or yung learning from your experience. Yan po ang hindi nila makukuha ng iba. Kasi ikaw mismo ang naka-experience. Yung iba, gusto ko sir kasi lagi may nag-guide sa akin. Guys, wag. Mas maganda, ikaw lang. Kung hindi mo alam, itanong mo dun sa mentor mo or dun sa coach mo or kung sino man yung nag-sponsor sa'yo kapag dating sa negosyo. Pero mas maganda kung ikaw mismo gagawa ng way para matuto. Gawa ka ng way or take action. Because from that experience, you will learn for sure. Hindi naman po yung na-experience mo, baliwala lang. No, learn from it. From every mistakes, along the way, learn from it. Learn from it. Kung ano naman yung natutunan mo, learn and execute. Again, kapag nagkamali ka ulit, learn and execute. Kapag nagkamali ka ulit, learn and execute. Magulat ka sa isang daang nakausap mo na binentahan mo, nakausap mo, ewan ko lang kung hindi ka pa nag-grow noon, kung 100. Pero, kung 1, 2, 3, 4 lang nakilala mo, tapos... 10 lang yung kinausap mo, tapos nag-quit ka na, ano tawag doon? Tawag doon, ba't ka nag-quit? May pupuntahan ka pa kaya? Lana, balik ka na kung ano yung dati mong ginagawa. Ah, sir, ayoko na mag-extra income. Sir, ayoko na mag-negosyo. Contento na ako kung ano lang yung ginagawa. Well, that is your choice. Life is a choice. Tandaan niyo yan. Kung nasaan ka man ngayon, that is your choice. Wala kang sisihin naman. Wala. Magulang mo, hindi. Kapatid mo, hindi. Nasa paligid mo, hindi. Naandyan ka ngayon,
sa kinalalagyan mo because that is your choice. You chose it. Okay? Kaya kapag nag-quit ka, kung ano man yung negosyong pinasok mo or kung ano man yung mga part-time na ginagawa mo, kapag extra income, kapag tinigil mo yan, wala na, tigil na, stop na. Kaya nga laging tinuturo ko dun sa mga affiliates guys or dun sa mga tinitrain ko na mga affiliates nga. Lagi ko sinasabi sa kanila, you can rest when you're tired. Rest! Pwede ka magpahinga. But stop when you're done. Only stop when you're done. Pag nakuha mo na yung gusto mong makuha sa buhay, kung yung pinapangarap mo, kung yung dreams mo, kung yung marating, then doon ka na tumigil. And actually, wala namang katapusan ng success eh. Tama? Wala pong katapusan ng success. Marami pong level ang success, pero wala pong katapusan yun. Okay, may natutunan po ba ngayong Monday ano natin? Sa simple lang naman yung topic natin. Okay? Papaano po, sir, magbenta or makapagbenta? Basic steps on how to sell. Ulitin ko lang ha, ulitin ko, recap sa inyo lahat. Ang number one po is find your customer's niche. Okay? Hanapin niyo po yung niche, yung target mo, kung sino yung magiging target mo. Mga enthusiast. Okay? Yung may mga mahilig dun sa produktong ibinibenta mo. Pangalawa, planuhin ng mabuti ang approach. Okay? Planuhin niyo muna ng mabuti, wag yung bara-bara. Pangatlo, then make initial contact. Contact them. Make initial contact or contact them. Kung sino man yung mga kliyente mo. Then, i-confirm ang kailangan ng customer. Kailangan, alam mo, at confirm din sa'yo at sa kausap mo na kailangan niyang bilhin to dahil kailangan niya yon. Hindi yung kailangan niya lang bilhin dahil gusto mo lang ibenta. Dapat, ibinibenta mo or i-confirm mo na kailangan niyang bilhin yon because he or she needs it. He need it. Kailangan. Need. Okay? Then, panglima, piliin at i-offer ang serbisyo o produkto na nararapat. Dapat laging transparent. Okay? Kung alam mo na ito ang kailangan niya, ito ang i-offer mo. Kung yung X ang kailangan, X ang i-offer mo. Kung yung Y ang kailangan, Y ang i-offer mo. Hindi yung ang X ang kailangan, Y ang i-offer mo. Mali yun. Okay? Number 6, i-present at matutong i-present ng tama ang iyong produkto o iyong negosyo. Okay? I-present ng tama ang produkto o ang iyong negosyo. Kasi kung yung produkto mo, hindi ka rin aware kung ano yung produktong binibenta mo, wow! Hindi ka makakabenta. Dapat knowledge first. Okay? Learn before you earn. Ika nga. Then, pang-7, i-handle ng tama ang bawat objections. I-handle ng tama. Hindi po dapat tayo attorney. Okay? Huwag kayong mag-sounds like lawyer. Na wala kang ginawa kung hindi ipagtanggol yung kumpanya mo, wala kang ginawa kung hindi ipagtanggol yung produkto mo, hindi po ganun ang pag-handle ng bawat objections. Okay? Kung sa tingin mo makakatulong sa kanya to, at may mga objection siya, simple lang, sagutin mo ng transparent at real talk. Ganun po ang tamang pag-handle ng objection. Tama, walang bola, transparent. Okay? Objection, ibig sabihin yan, yung customer mo humihingi lang ng additional information. Kaya po siya nag-o-object. Eh sir, bakit ganito? O baka ganito yan, baka ganyan. More information, okay? Objection is just they're just asking for more information doon sa produkto o serbisyo o negosyo na ino-offer mo. Clear? Then, pang-8, ito na po yun. I-close then yung sale or i-close mo yung benta. I-close mo yung deal. Okay? Hindi pa pwedeng hanggang handle objections lang. Dapat marunong ka rin at dapat alam mo rin kung paano i-close yung kliyente mo na aayon at nararapat dun sa pangangailangan niya. Close the deal. Close. Okay? Then, kapag hindi mo na-close, dapat meron kang follow-up. Or kapag hindi mo na-close, i-follow-up mo. Okay? Yung binanggit ko kanina, at least, kailan ba? Kung kailan niya binili yun? Kapag sabon, 20 days. Okay? Kapag yung mga perfume naman, 30 days or 25 days. Or kung ano man yung mga consumable product. At kapag na-close mo naman yung deal, ang pagpa-follow up mo is mag-gather ka ng testimonials.
Okay, sis, pahingi naman ako ng testimony. Or ano, kumusta naman yung sabon natin na gamit mo? Kumusta naman yung mga lotion na ginamit mo? Or kung ano man yung produktong ino-offer nyo. Manghingi ka ng testimony. Living testimony ang tawag doon. Okay? Mas maganda yon. Then, last but not the least, i-review nyo po kung paano mo nagawa yung benta. Kung paano mo na-close yung deal. Kung hindi man, i-review mo rin. Review, re-evaluate, and analyze. Okay? Bakit ko kaya hindi na-close yung deal? Bakit hindi ko nakakuha yung matamis niyang oo? Re-evaluate, guys. Review. Okay, i-review mo kung bakit. Mali yata yung approach ko. Dun pa lang sa approach, mali na ako. Hindi pala na-meet yung pangangailangan niya, kaya hindi ko na-close. Ngayon, hindi mo na gagawin yun on the next. Kaya dapat lagi nating i-evaluate yung sales na na-close man natin or not. Kapag na-close mo, kung ano yung strength mo, yun naman ang gagamitin mo on the next client. Okay? Yun po ang gagamitin mo on the next customer. Ibig sabihin, subok na yun. Kapag naman hindi umubra yun dito, re-evaluate ka ulit. Ano yung tatanggalin ko? Hanggang maging perfect. Actually guys, wala naman perfect. Hanggang gumaling ka, actually. Yun ang ibig ko sabihin. Hanggang gumaling ng gumaling ng gumaling ka. Okay? Dahil wala naman pong perfect na pagbibenta. Pattern, yes, meron yung sinabi ko sa inyo. Pero wala pong perfecto na pinakamagaling magbenta. Tandaan nyo yan. Depende po lagi yan sa kausap at makakausap nyo. Kung marami kang ways, method, strategy, technique, tactics na ginagamit, well, good news para sa'yo. Dahil kahit sinong kausapin mo, hindi ka mahihirapan mag-close or hindi ka mahihirapang magbenta. Learn from your experience. Hindi po yung learn na lang lagi ng learn sa video na to. Yan, pinanood niya ng pinanood to. Nanood siya ng, kumbaga, sa YouTube. Nanood siya ng nanood sa YouTube. Ang daming video yung pinanood. Pero never namang in-apply. Do you think gagaling ka? May natutunan? Do you think gagaling ka? Kapag hindi mo in-apply yung natutunan mo? Sino po yung wala pang negosyo dito? Please raise your hand. Sino yung gusto ng extra income na wala pang negosyo pero gustong i-apply yung natutunan ngayon? Kung sino po ang nag-send sa'yo or kung sino may nag-share ng link na to, tanungin mo siya. For sure may negosyo yon. Tanungin mo siya. Kahit anong kumpanya yan, for sure may negosyo yon. Kasi bakit? Sinare niya to sa'yo para matulungan ka. Okay? Kahit anong negosyo yan, guys. For sure, kung wala ka pang negosyo ngayon or extra income or walang extra pinagkakaabalahan, yung nag-share ng video na to, tanungin mo siya mismo. Mas lalalim ka dun. Kasi for sure, yung ituturo niya, mas malalim pa dito. Ito po kasi is basic lang. Okay? Marami pong way yan. Mahaba po yung usapin. Sobrang haba. Kaya kung gusto mo pang matuto, hindi lang po dito sa page na to, tanungin mo yung mismong nag-share ng video na to or ng live na to. Tanungin mo siya, matutulungan ka niya. Guys, ito, ginagawa ko po itong live na to dito sa page na to para makatulong po hindi lang sa mga affiliate member ko. Hindi lang. Kaya open po ito sa lahat ng gustong matutong magnegosyo. Okay? Hindi ka matututo at gagaling sa pagnenegosyo kung ikaw mismo na nanonood ngayon, wala ka pang negosyo. Okay? Kaya nga ini-encourage kita, kahit ano-ano yan, kahit anong negosyo yan, basta extra income at legal. Legal ha, legal na negosyo. Tanungin mo. Tanungin mo siya, sis, ano ba yung pinagkakabalahan mo? Ano ba yun? Parang natuto ako dun kay sir. Hindi po ako sobrang galing sa advice na ganyan. Eto, this is just based on my experience. Okay? Sa lahat ng hindi nakakilala sa akin, ako po ay isang OFW na nandito sa Dubai. Yes, and dati po akong... Kumbaga, dati po akong empleyado. Empleyado po ako for almost 12 years. Then, nag-start po akong magnegosyo ilang taon na. Matagal-tagal na rin. Almost 5 years na po. 5 years na rin po tayo nagnegosyo at hindi empleyado. Ayun, nung nag-start po ako, nung nag-resign ako, dun po ako natuto along the way. Okay, natuto ako. Ang dami kong negosyong pinasok, guys. Online, offline. Ang dami. Okay? Yun nga lang, iniisip ko is hindi ako gagaling kung hindi mismo ako yung mag-a-apply. Lagi kasing may nagtuturo sa akin.
Yes, may mga guidance, pero sometimes kulang. Kasi yun lang yung alam kong strategy. Ang ginawa ko, nagsarili ako. Kumbaga parang ako na yung gagawa ng sarili kong way. Yun, maraming sablay. Maraming sablay. Hindi ko sinisi yung company, hindi ko sinisi yung mentor na nagturo sa akin. Ang sinisi ko sa sarili ko. Kasi masyado ako naging dependent. Ngayon, inisip ko, kung magiging dependent lagi ako dun sa tao na nagpasok sa akin dun sa negosyo na yun, hindi ako mag-grow. Okay? Ang ginawa ko, naging system dependent ako. Kung ano man yung kumpanya na pinasok ko, hindi ako umasa dun sa CEO, dun sa mismo, no? Hindi. Inadapt ko yung sistema nila. That's it. Then, inaral ko yung sistema, then I made my own way. My own rule. Kaya ngayon, medyo ano na rin po, sobrang at least marami na rin, I could say marami na. Marami na rin po tayo natulungan sa negosyo natin. O, ikaw mismo, gusto mo rin malaman yun, pwede ko rin naman i-share sa'yo. Okay, transparent tayo dito guys, walang lukuhan. Lagi kong sinasabi, kapag pumasok kayo sa negosyo nyo, dapat inaalam nyo muna at inaaral nyo. Okay, wag na wag po kayo magpapabola. Okay, dapat alam mo sa sarili mo na makakatulong sa'yo yan. At alam mo rin sa sarili mo na seseryosohin mo. Dahil kapag pinasok mo yan at hindi mo pinag-aralan at hindi mo sineryoso, kahit anong negosyo pasukin nyo, mapa-online, traditional, or whatsoever, wala pong mangyayari sa inyo. Kaya like yung iniiwan, learn before you earn. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung may natutunan po kayo, say ano na lang dyan, yes na lang dyan, ilalike, titignan po natin. And kung may mga question pa kayo, tawag dito, comment guys, dyan sa baba, below. Okay, titignan po natin kung kaya natin sagutin. Hanggat kaya natin sagutin, sasagutin po natin. Again, my name is Ruben Pahila Jr., Duke Supremo. Welcome po sa every Monday natin. Sana mag-like din kayo guys. Follow nyo to, itong page na to. Nako, every Monday matututo kayo dito. Okay? Welcome po sa ating, Monday, Empowering Monday Supremo Speaks. Thank you so much everyone. Have a good day. And see you again next week. Bye-bye! Thank you so much, coaches. Yung mga nandito, na nanonood. Thank you so much. Yan, ang dami nila, oh. Thank you so much, Ma'am Renaline, Ma'am Charlotte, Ma'am Sandra, Ma'am Geraldine, ayan, si Ma'am Leonor, Ma'am Dorina, ang dami nyo pala, hindi na ako nakapag-shoutout kanina. Ma'am Lizelle, Ma'am Agnes, maraming salamat din po. Ma'am Leonor, sino pa? Ma'am Ashley, yan. Okay, ang dami pa ninyo, ang daming nag-comment. Thank you so much din po. See you again next week. Huwag po kayo magsasawang manood. Learn before you earn. Okay? Kung wala kang negosyo, pumasok ka na kahit anong negosyo dyan. Pasukin mo na. At dito, manood ka every Monday, matuturuan kita. Kung gusto nyo naman ng ibang topic, guys, mag-comment lang kayo. Sir, ganito po yung gusto kong topic next week. Titignan ko po kung kakayanin nating i-topic yan next Monday. Thank you so much, everyone. Maraming salamat. Ma'am Gianna, Ma'am Daisy, Ma'am Erlinda, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Ma'am Shell. Oh, yun, oh. Nagdano pa siya. Oh. Unity mo. Thank you so much. Bye-bye.